Hindi may kakaila na parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang paggamit ng plastic. Kasabay nito, lumalala rin ang problema sa mismanagement ng plastic waste sa Pilipinas. Yun! Ang plastic na naman ang nahuli ko. Ito ang nahuli ko ngayon, plastic. Imbis isda, plastic pumasok sa panghuli ko ng isda. Bukod sa mga naaapektuhang kabuhayan sa pangingisda, unti-unti rin itong nasisira ang ating kalikasan. At ngayon, nagbabanta na rin ang problema ng plastic waste sa ating hapagkainan. Dahil ang plastic, posibleng nakakain na raw natin. Madalas nating marinig na isa ang Pilipinas sa top plastic polluters sa buong mundo. Pero wala raw konkretong datos tungkol dito ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute. Kung ganon, paano nga ba ito masosolusyonan? Sa tulong ng iba't ibang pag-aaral pati na ng Artificial Intelligence o AI at ibang makabagong teknolohiya, we can collect more data na makatutulong para mas maunawaan ng mga eksperto ang lumalalang problema sa plastic. And papansinin niyo rin, hindi rin na-detect ng AI yung kamay ko kasi hindi naman ako plastic. Mahigit 2 dekada ng mangingisda sa Baseco, Manila, ang 47-year-old na si Mang Dani. Panghuli ng tilapia. Tawag nito laya. Ito ang ginagamit ko sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, patuloy raw na nababawasan ang huli ni Mang Dani. Sana makarami ako ngayon para makabita ako mamaya. Ang maliit na bangkang ito, 3 taon nang ginagamit ni Mang Dani. Dati po, gaano karaming isda yung nahuhuli po ninyo dito? Marami ma'am. Minsan, pag nakasambal na namin yung bangka ko na ito, ayaw palubugin ng isda eh. Tilapia! Pero sa 2 paghagis niya ng lambat, iba na ang nahuli ni Mang Dani. Yun! Ang plastic na naman ang nahuli ko. Ito ang nahuli ko ngayon, plastic. Imbis isda, plastic pumasok sa panghuli ko ng isda. Marami na pinagbago rito. Kasi nang lumipat ako rito sa base ko noon, magandang lugar na ito na kabilaan, dagat, saka yung mga mangingisda dito, marami na huli. Sa ngayon, sa malaking pagbabago, alos wala lang kami mahuli. Pag umarang kasi yung basura ma'am sa lambat, hindi po umano yun, hindi lumulubog yung mga tingga namin kasi umaharang yung mga katulad ng kahoy, mga plastic bottle. Kaya tinatanggal po namin yan. Kinukuha namin yan, tinatabi namin para di mabali yung pangingisda namin. Lumipat si Mang Dani ng pwesto. Dito ko napansin na pinapasok na ng tubig ang kanyang bangka.
ito ang huli ko. Anong mga nahuli plastic. Mo kuya? Sura. Basura po ulit. Opo, ito. Mga plastic. Plastic. Sa kabila ng hirap sa pangingisda, mas marami ang basurang nalalambat ni Mang Danny. Kaya naman naisipan na rin niyang mga lakal bilang pandagdag sa kanyang kita. Ito yung bubo na tinatawag ng mga mangingisda na panghuli ng isda at alimangot. Dahil kapag high tide, tuwing gabi, umaabot daw yung tubig hanggang tuhod. Pero kung mapapansin ninyo, imbes na mga isda at alimangoy mahuhuli, puro plastic yung nasa loob. Sa loob ng halos 3 oras, 6 na pirasong isda lamang ang kanyang nahuli. Sapat lang na pang-ulam ang kanyang naiuwi sa kanyang pamilya. Ayon sa World Bank, tinatayang 2.7 million metric tons of plastic waste ang naproproduce ng Pilipinas every year. 20% nito ang napapadpad sa ating karagatan. Ang mga ganitong report at survey ang nagtulak para mabuo ang proyektong Plastic Count Pilipinas ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI. Ang Pilipinas talaga ay walang komprehensibong datos na nagsasabi na ganito kadami yung plastics na meron kami, ganito kadami yung napupunta sa dagat, ganito yung kadami yung napupunta sa mga pampang o sa baybayin ng Pilipinas. So yun yung goal ng Plastic Count Pilipinas, kaya siya Plastic Count, Count Plastics. Dahil nagsisimula tayo dun sa pagtanong na gaano nga ba talaga kadami, sino sila, anong klase, saan sila napupunta. Sa pag-intindi kasi ng kwento ng plastics, nagkukwento din siya sa atin na paano kaya natin pwedeng matulungan yung gobyerno, yung mga tao, na mapababa yung paggamit at mapababa din yung plastics na nakikita natin. Ito, food packaging. Food packaging. And then, ito rin, food packaging. May straw. Straw, and then plastic bag. So far, from this stretch of beach na which is 30 meters, mas pinakamarami talaga seafood packaging. So, yung mga food sachets. And then, followed by yung plastic bags and then yung thick plastic wraps. Surprisingly, walang beverage bottles ngayon. Baka most likely kasi dahil naginis sila and at the same time nag-recycle. Para naman sa microplastic analysis, kumukuha sila ng sediment sample o buhangin gamit ang random sampling. Sa kanilang mga scientific study, nagkakaroon sila ng manual counting at kumukuha ng sample sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Madalas ding pumapalaot sa dagat ang kanilang team para mas maging diverse ang kanilang samples. This time, kumuha muna kami ng water sample sa mababaw na parte ng Manila Bay. Kahit isang sandok lang, especially for a place like Manila Bay, may mahanap ka ng microplastics. Mula sa Manila Bay, nagtungo naman kami sa Bulinaw, Pangasinan. Narito ang iba pang researchers ng UPMSI na nakatutok sa pag-aaral ng microplastic. Kukuha po tayo ng water sample gamit itong ating jar. Tapos, isi-sieve natin siya dito sa isang container. So, itong sieves, ini-eliminate natin yung mga larger na plastics. Pero bakit kailangan po na kumuha rin sa malalim na parte ng dagat? Kasi itong dagat, hindi siya static, dumadaloy, and yung mga particles na nandito sa dagat na lumulutang, hindi siya permanently na nandyan. Ang nakuha naming water samples, dinala namin sa MicroQuib Facility o Microplastics Quantification, Identification, and Biodegradation Facility. Meron na po tayong samples na galing sa field, yung sa Manila Bay tsaka yung sa Bulinaw. Sa unang proseso ng microplastic analysis, isa-isang ipifilter ang mga water sample. So makikita po natin yung pag-filter. Katapos niyan, yung filter paper na po yung kukunin natin. Pagkatapos ng filtration,
Maglalagay naman ng chemical solution sa samples para matunaw ang mga organic matter. Kasi yung purpose natin, yung maiwan na lang is yung mga plastics. Nile red stain method ang kanilang ginagamit for microplastic analysis. So yung Nile red stain is a lipophilic dye that is capable of absorbing onto the hydrophobic surface of plastic. So ito yung tumutulong to identify plastics tsaka non-plastics. Para sa huling proseso ng microplastic analysis, ginagamit naman ang imaging system. Unang ipinasok sa imaging system ang sample mula sa Manila Bay. So dito pa lang nakikita natin na merong mga matitingkad yung kulay, yung bright. Ibig sabihin nito, these are our microplastics. So possible source nito ay yung mga fishing nets. And then kung makikita natin, merong mga dark lang. So itong mga dark, ito yung mga hindi plastics na materials. Sunod namang in-examine ang sample mula sa Bulinaw. Dito po mga tuldok-tuldok na mga microplastics yung nakikita natin, yung sizes nila. Sinasabi lang nito na yung plastic pollution ay nangyayari sa ating karagatan. Dapat tayo ay maging aware na yung epekto nito sa ating marine environment ay crucial, especially dun sa ating mga marine organisms. Dito rin sa Bulinaw, nakilala ko si Larry. 27 years old. Isang dekada na siyang sumisisid sa ilalim ng dagat. Tulad ng mga mangingisda sa Maynila, unti-unti na rin niyang napapansin ang pagdami ng plastic sa laot. Yun po yung sa mga plastics, sa dumi ng dagat, sa mga basura, ganyan. Yun din po yung parang nakasira ng panghanap buhay kasi may mga time po na talaga na sobrang dumi, hindi po kami nakababa or nakakasisid. Natatakot rin po kasi mawalan po talaga kami ng hanap buhay, wala na rin po ang pang-ulam, wala rin po pang ano sa pamilya pag ganun po yung mangyari. Sa mga unang sisid ni Larry, tila mailap pa ang mga target niyang isda. Pinapanan na siyang isda. Anong isda yan? Rurukan po, rurukan. Malaga. So pwede nang ulamin yan? Opo, pwede na po. Sa sunod niyang pag-ahon, plastic na ang kanyang nasibat. Plastic po, nakita ko ngayon. Anong gagawin mo ngayon dyan sa plastic? Ilalagay ko po sa paglagyan ko ng isda para mamaya po pag-aano ko po sa tabi, ilalagay ko na po sa basura. Pero hindi pa man siya muling sumisisid, may napansin na siyang palutang-lutang na plastic bottle. Talagang ito po yung pinakamarami dito sa plastic bottle. Ito yung sunod na nakuha niya dito sa dagat. Kanina tinitingnan ko yung tubig, mukhang malinis naman yung lugar na ito at nakakagulat na meron pa rin plastic bottle dito. Bukod sa humihinang kabuhayan at nasisirang kalikasan, ang problema sa plastic, umaabot na rin sa hapagkainan. Base mismo sa pag-aaral ng UPMSI, may microplastic na rin ang mga labang dagat na ating kinakain. Yung plastics kasi kapag pinakawalan mo sa dagat, kinakabitan siya ng iba't ibang klase ng maliliit na organismo o kaya lumot. Yung lumot, natural na pagkain siya ng mga isda. At dun sa mga isdang nakita natin, kahit sa pinakamalalayang lugar tulad ng pag-asa, may nag-positive pa dun sa microplastic. So ganun na kalawak yung pollution. Nag-test ng mga 200 to 300 na talaba galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. 100% o lahat dun ay positive.
So ibig sabihin, lahat ng talaba na nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay merong microplastic. At na-intake na din natin, di ba? At yun yung nakakabahala. So at the end of the day, bumabalik din sa atin yung mga tinapo natin. Para mas mapabilis ang pag-aaral tungkol sa plastic, gumagamit na rin ang Plastic Count Pilipinas ng iba pang makabagong teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence or AI. Yung AI na ginagamit natin is called a Convolutional Neural Network, which is basically an artificial model of the brain. Mahirap magbilang kung mano-mano. So ang gusto natin ay image lang yung input and then yung AI na ang bahalang magbilang at mag-detect ng, at mag-classify ng plastics na nakikita natin. So, first thing na gagawin natin to standardize all measurements is to lay a transect line of 30 meters. So yun yung middle, yung middle transect line will be the basis for the two other transect lines. So 30 meters yan, and then susukat ng 2 meters to the right, 2 meters to the left, and then meron na namang 30 meters. Gumagamit ng drone para mag-capture ng images at videos na siyang i-analyze ng AI software. I'll just control the camera para directly pointing downward, and then I'll increase the height to 6 meters. 6 meters ang standard height na ginagamit sa pagkuha ng larawan at videos. Currently, naka-deploy yung ating AI dito sa webcam. So kung anong nakikita ng webcam, yun ang dinidetect ng AI. So kung papansin natin to, so, halimbawa, ito yung kamay ko. No? So live to, hindi to magic. Ito yung bottles na didetect niya, bottle tube. Meron din tayong rope or pipe. Cutlery, na didetect niya rin itong kutsara dito. And then, meron tayong wrapper. Papansin niyo rin, hindi rin na-detect ng AI yung kamay ko kasi hindi naman ako plastic. I-try natin na. Okay. The moment of truth. Ayan. Wala. Wala, so hindi rin na-detect, so hindi ka rin plastic. So hindi pala ako plastic. Yes. Congratulations! Yes. Plastic lang yung kayang i-detect ng AI. Yes. Ang mga nakokolektang data pwedeng ma-access sa Plastic Count Pilipinas portal. Dito makikita ang iba't ibang klase ng plastics mula 128 sampling stations from 11 provinces across the Philippines. Sa Plastics Tracker sa website, pwede ring mamili ng scope, category, at location. Pag pumunta ka ng Manila Bay, ang pinakamalaking problema na meron tayo ay mga basura na nagmumula sa commercial industry at sa food industry. Ito yung mga packaging. Pero pag pumunta ka naman ng Palawan, ang pinakamalaki at pinakamadaming klase ng basura na pupunta sa Pangpang ay fishing related. Sinasabi kasi sa atin ito na baka yung approach natin sa Maynila ay hindi mag-a-apply sa Palawan. Yun talaga yung goal natin. We are trying to help in crafting policies from the national to the local level. Umaasa ang grupo na kapag naunawaan ang konteksto ng plastic pollution sa mga lokal na komunidad, mas magiging akma ang mga solusyon at estratehiya na ipatutupad ng pamahalaan kaugnay ng plastic waste management sa iba't ibang parte ng bansa. Mula sa Plasticon, papunta na kami ngayon ng Plastizen. Ibig sabihin, naniniwala kami na citizen science can actually contribute in producing the data and later in solving the problem. Bukod sa gobyerno, nakipag-partner din ang Plastic Count Pilipinas sa ibang non-profit organizations at private companies for additional data collection. Kabilang na ang Circular Explorer na naglilinis at nangongolekta ng mga basura sa Manila Bay. Nagmula pa sa Germany ang solar-powered sea vessel na may nakakabit na sensor at microplastic collector. Within the next 10 years, the plastic pollution might double or even triple. The problem will not become easier. It will get harder. The ocean is the biggest producer of oxygen. It is one of the biggest carbon sinks on the planet. So if we harm our ocean like that, and if we reduce these abilities of the ocean to do all that, we will harm ourselves. Para kay Daniel, mahalaga ang papel ng mayayamang bansa sa pagresolba ng problema sa plastic. Dahil kung tutuusin, malaki rin daw ang kanilang kontribusyon sa plastic waste. We cannot only take care about this in one country and say, hey, in our country, we do everything right. No, this is not how it happened. This is not how it works, right? It is a global problem and we need to work on this all together.
Layunin ng Circular Explorer na ma-rehabilitate ang Manila Bay. From here, the marine litter lands onto the sorting table, and here it then gets sorted by our lovely crew. Everything you see here is from Manila Bay. We have all different kinds of plastic. Hinihiwalay nila ang mga plastic, pero ang mga bagay na nabubulok, ibinabalik din nila sa dagat. We release everything what is organic matter into the nature, because then the circle of life is completed. Nais rin ng Circular Explorer na maging parte ng solusyon ang local community. Pagdating sa ganitong klase ng problem, masaya kami na parang maging force for good, in a sense, na makita mo na yung local community mismo ay bahagi ng solusyon. Para sa mangingisdang gaya ni Mang Dani, na umaasa sa yamang dagat, maliit na bagay ang pangungulekta niya rito ng basura. Kung ito naman ang magbabalik ang dating sigla ng kanyang kabuhayan. Ano po siya? Galing sa dagat yung karamihan niyan. Yung iba, sige lang din sa akin ng mga kakilala ko. Nakuha ko kanina sa dagat. 6 kilos, 1 kilo nuybi. Totoo ba nga? Bali 54. 6 na kilo. Kaya, kakabili na ako ng pagkain. O, nakikita ko yung mga plastic, sabi ko, iisipin ko, ang dami na naman basura. Sana nga ma'am, wala na sana magtapon ng basura sa dagat para maganda na tingnan yung karagatan natin para yung isda dumami uli. Para di na kami mahirapan ng katulad sa akin mangingisda, hirap din kami pag wala kaming huli. Wala nang basura sa dagat, babalik ng isda rito. Ang panawagan talaga ngayon ay turn off the tap. Patayin kung saan ang gagaling o pigilan kung saan ang gagaling ang problema. At hanggat merong nagpo-produce at hanggat merong gumagamit, pwedeng merong problemang lumalabas at yung plastics pollution. Ako si Lilian Tiburcio para sa DigiDocu ng GMA Integrated News.